shoot them dead. Ito ang mahigpit na utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis, sundalo at mga opisyal ng barangay. Barilin at patayin ang sino mang manggugulo habang abala ang bansa sa paglaban sa krisis sa COVID-19. Pinaghuhugutan ng galit ng Pangulo ang mga residente sa sitio San Roque sa Quezon City na nagsagawa ng kilos protesta dahil kumakalam na ang sitmura bunsod ng walang makain dahil sa enhanced community quarantine. Wag ninyong subukan ang Pilipino. Do not try to test it. Alam mo, we are ready for you. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate my soldiers to shoot you. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. My orders are sa police pati military, pati mga barangay na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Kaysa manggulo, mas makabubuting ilibing na lamang ayon sa Pangulo ang mga pasaway. Tindan niyo, patay. Eh, kaysa maggulo kayo dyan, di ilibing ko na kayo. Ayun, libing akin yan. Huwag ninyo subukan ang gobyerno kasi itong gobyerno na ito hindi inutil. Kung hindi babarilin at papatayin, utos ng Pangulo, arestuhin at ikulong ang sinumang manggugulo. Huwag ninyong gamitin ang puwersa. I'm addressing the left. Na yung pambabastos ninyong slamming about the distribution, remember kayong mga left, you are not the government. And naintindihan ninyo yan? Hindi kayo nasa gobyerno and you cannot be a part of what we are planning to do for the nation. Intindihin ninyo yan. Kaya huwag kayong maggawa ng kalokohan at mag-riot-riot dyan because I will order you detained at bibitawan ko kayo pagkatapos na wala na itong COVID. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na inalis na niya sa mga politiko ang pamamahala sa pamimigay ng pinansyal na ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng COVID-19. Ngayon, tinanggal ko sa politiko kasi maraming reklamo. Tinanggal ko sa politiko yung distribution ng pera pati ang bigas na pagkain. Binigay ko kay Secretary Bautista lahat na yan kasi itong DSWD may sariling distribution network na yan, yung pangtawid. So meron, idagdag na lang nila doon sa matatanggap, doon sa recipient ng pangtawid. Idagdag mo na lang ang pera na yan doon sa kanila kasi kanila yan. Kasi yung iba, nagdi-distribute, kinakating. Instead of 7, gawain yung 5, doon sa itaas sa repacking. Kaya ngayon, DSWD na. At yung pera, DSWD, pati si Secretary Galvez. Babala ng Pangulo sa mga taga DSWD at iba pang namamahala sa repacking ng relief goods, huwag kaltasan dahil kanya itong ipadidetain at saka lamang makalalaya kapag natapos na ang problema sa COVID-19. Pakiusap pa ng Pangulo sa taong bayan, magtiis muna kung naaantala man ang pamamahagi ng ayuda. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery, pero dadating yan at hindi ka magugutom, hindi ka mamatay sa gutom.
Chonayu, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.